Baguio, Ayala Land, Techno Hub employee. Okay, so good morning. Good morning, everyone. I am Engineer William Santiago, Property Manager of Baguio Ayala Land Techno Hub here in Kamjan. Hey, so I'm the Property Manager. I'm also the Incident Commander when it comes to situations like this, no? So for all of us, actually, it's parang nasa 3 point something magnitude yung earthquake. That was only 3.7? Oh, sorry, 7. Oh my God. 7.3. Okay. So for our procedures, no? Thank you for voluntarily evacuating. We have accounted of a total of 364 evacuees. So I would advise everyone, kung meron tayong kilala o meron tayong kasama kaninang pumasok sa trabaho, i-account natin, kumbaga body-body system on our own. And then siguro the management sa mga retail areas, yung empleyados natin, make sure na lahat tayo nakapag-evacuate. So the status now is we are having an ongoing structural assessment, no? Pero it is still under the building administration, our engineers, our building engineers, our securities. Pero we have to certify. So yung building natin is under Ayala. Kailangan natin magpa-certify ng building structure bago tayo makabalik mismo. But actually, the mayor already declared no work for today. No work, no classes for today. And then, all of the establishments sa Baguio City, wala muna magpapabalik inside the buildings until nakapag-assess lahat. But for us, we will be assessing today. And then, we really have to certify. Kumbaga, meron dapat talaga tayong certification from structural professional. So for now, kasi kaya pinalabas muna namin and then binibigyan namin ng time kasi baka may aftershocks. So we really have to prepare, remind lang namin yung the cover hold. And then, hindi namin masabi, but for now, hindi pa kami pwede magpabalik sa building. And then, siguro by afternoon, meron kaming formal report. But the structural engineers ng Ayala is papunta na dito sa Baguio. So for any injuries or reported cases na may nangyari sa atin, meron tayo dito yung official command post natin along the building A. Parking area. We have the evacuation area, medical post. Dapat kung may mga pwede kayo, patanong na lang sa amin. But meron tayong BP station, water station in this area. Okay. So, kung may questions, tanong na lang sa amin. But probably by 30 minutes. Pwede na siguro tayo umalis kung sino yung gusto, no? Pero for now, hindi pa talaga kami pwedeng magpapasok sa building. Ano po yung gamit namin kailangan? Sorry sir, we would make sure na wala namang mawawala, nandito yung securities namin. But we really apologize, wala po talaga pwedeng pumasok ngayon. It's for safety reason. Hindi tayo papasok. Okay. Sige, i-clear muna namin, ma'am. Baka pwede kasi, meron kami mga searchers, no? Pero kasi nag-alarm na kami. Nag-general alarm kami para talagang ma-clear yung building. Sorry. Okay, ganito na lang. Siguro magsiset kami ng isang papasok. Empleyado namin. Kung okay lang sa'yo, select na po ha. Pero i-organize lang muna namin ha. Pahintay na lang. Pasensya na po. Okay.
Pwede po pa request nung ano, nung meron ba tayo mga team leaders per floor? Pa ano na lang, papunta na lang po dito. And then siguro sa They let them in. Ah, okay. Kinabasa ko lang. Oo. Baka ganun din sa ano? Doon, sa area na yun. Oo, tapos nung in-announce niya na out pa rin? Baka siguro sa mga hotels lang siguro, sir, regular. Kasi may mga, siyempre mga occupants, no? Oo. Pero siguro sa mga establishment talaga siguro.